Hello! Ohayo gozaimasu! So, ito na nga yung pinakahihintay naming araw. Today is our flight to Manila. Kaya medyo maaga-aga kaming nagising. Pero late na yan kasi mga 8 na yata yan. Oh, kiss muna ako ni bebe ko. Then, syempre, after bumangon, ayan, nandyan na kami sa baba. Ang dami mga kemiru-kemiru na ginagawa. Ayan, paikot-ikot lang ako at hindi ko alam kung anong uunahin. Syempre, excited. So, ayun nga, maisingit ko, naglinis ako ng lababo. E, bigla naman akong nasusuka dyan. Ewan ko ba? Kaya yan, nakuha na ng video konti. Pero after nyan, back to normal. Sige, hilamos at nagagayak na nga, diba? Ayan, tuloy mukhang bangagers na naman si mami. Then, double check na rin pala natin kung nakalock yung mga pinto sa likod tsaka yung mga bintana. So, yan. Ang breakfast namin. Anong breakfast natin? Onigiri. So, habang kumakain, hindi ko na namalayan na nandito na pala kami sa may airport. So, today nga pala is April 21. Ayan, as usual, delayed na naman ng flight. It's 2:45 po. Dapat sana launa, diba? Pero okay lang din, syoganay, diba? So, nandito na nga tayo ngayon sa check-in counter. Meron tayong tatlong bagahe, tatlong hand carry din, at tatlong backpack din. So, after custom, nandito na kami sa may immigration. Then after custom, nandito na kami sa immigration para diretso na kami sa gate. So, kailangan 2 PM nandun na daw kami sa may gate. Pero as of now, hindi ko alam kung anong oras na. Sahanapin pa namin yung gate namin kung saan. Hinahanap ko nga kay Jairo kung saan yung gate 88 para matuto siya. So kung napapansin nyo nga, masakit yung tuhod ng asawa ko dyan. Ewan ko ba kung ano nangyari. Flight na flight pa man din namin. Pero carry lang, nagambaro siya. Ayaw niya daw kasi mag-wheelchair dyan. So talagang mahaba-habang lakaran dito. Kailangan pa namin mag-elevator pababa para makarating kami sa gate. At dahil magiging kuya na nga si Jairo, ayan, sipag-sipagan siya mag-push ng cart niya. At eto nga na naman, mahaba-haba na naman lakaran. Si Jairo nga palang excited sa amin sa pag-uwi sa Pilipinas at makikita niya na nga yung lola niya at lola niya. Lagi nga siya nagmamadali dyan, baka nga daw iwan daw ng eroplano. Sige na! O diba narinig nyo, excited ako mami. Excited daw ang aming anak. At ayun nga, after million years, malapit na kami sa gate 88. Pero napapagod na talaga ako dyan kasi ang layo po talaga. Nasa dulo siya, mga moms. So ayan, kakatikin ko sa paligid, meron akong nakitang shop. Pero meron talaga siyang shop every ano ng walk-a-later dyan. So sabi ko, bibili nga ako dito ng inumin. So ayun nga, hindi niya pinalagpas mag-push up, mga tumadachi. Kasi hindi daw siya nakapag-push up sa bahay. So okay, payagan. Kami nga na. So kami ay pipila na ngayon dito sa may gate para makapasok na po sa eroplano. Tinamad talaga akong pumila nung una kasi nga natamad ako. So nung nakita ko ng agent kasi kanina siya yung nasa check-in. Ma'am, pila na po kayo kasi naka-priority kayo. Pero hindi ko talaga siya naisip na priority kami. Tapos bigla akong naalala. Hala, oo nga pala sinabi ko, I'm preggy. So ayan, papasok na po kami sa loob. Tuloy natagalan kami dahil nga hindi ko inayos yung boarding pass sa mga passport namin. Syunga-syunga si Hiromi. Pero okay lang, mabait naman yung agent. Thank you. Hala, yung kuya Jairo namin. Kuyang-kuya na, oh. Pinagbo-board na kasi yung mga sa likod. Pero hindi na. Hindi na, oh. Kaya nga, sa zombie. Jairo, lupa ka dyan. Dali. Dyan. Lupa kami. Smile. Okay. Sakay na kami. Pasakay na ang baby ko. Ako,
Dito ay 24 tayo, so dito more. Oo. So ayun nga ang layo ng 24 na sita. Kala mo ang lapit-lapit. Yan ka. Okay lang tuod mo, ay? Okay lang tuod mo? Ako po na ako, okay na. Okay na. Ito na na-wait ko eh, kanina. Ito ba inintay mo na? Alam niyo yung nakakainis, sana chinekin na lang din namin yung hand carry namin. Inaalok na nga kami kanina, nakalimutan ko pa. Pag-uwi na lang namin galing Pilipinas, iche-check-in ko yung mga carry-on baggage namin. Para hindi hassle kapag nasa loob na aeroplano palabas. Sakto lang naman yung seats nila, hindi naman ganun kasikip, hindi rin ganun kaluwang, pero carry na rin talaga. So ayun, konting kwento, after 4 years naka-uwi rin kami, ang tagal namin hinintay itong pagkakataon na to. Pero alam nyo, nung nag-book ako ng flight, hindi pa ako buntis, kaya nung nalaman namin, sabi namin, Dosuru, paano kaya to? Pwede kaya ako mag-flight? Ganun-ganun yung mga nasa isip namin mag-asawa. Pero ayun, ayon sa research namin, at tinanong ko yung OB ko, pwede naman daw bumiyahe until 21 weeks, pero may certificate, pwede pa rin naman mag-flight after noon. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag-uwi natin sa Pilipinas, pa-check up din ako doon. Para sure, diba? Pero alam nyo, mga tomodachi, naisip ko talaga, baka ito na yung hindi naman sa huling uwi. Yung matatagalan pa bago ulit makauwi kasi nga mga anak kasi ako, diba? Hi. So, ito yung diba sila yan? So, ito yung first time namin sasakay sa aeroplano na walang TV. Hindi kami makakanood ng movie or si Jairo hindi siya makakakinig ng music. Kailangan talaga mag-download ka sa Netflix mo. So, ayun si Ate Lara, hi! Kasabay pala namin siyang uuwi ng Pilipinas. So, ayun mga tomodachi, ready for takeoff na po kami. Nandito na po kami sa may runway. At kami na ang susunod. Ayan po, excited si Kuya Jairo. Pero ako talaga kinakabatutan ako dyan. Lagi na lang ako nakapikit. Kaya yung camera lang yung nakatutok dyan. Hindi po ako nakatingin sa bintana, mga tomodachi. Pero si Jairo hindi talaga siya natatakot. Kasi nga, Sora Tobitay daw siya. Gusto niya lumipad. Ayan nga, binubuksan ko na agad yung table ko at excited na akong kumain. Check natin kung masarap talaga yung pagkain dito. Or sakto lang. Or hindi masarap. Huwag na magreklamo kasi binayaran natin yan. So meron nga silang pa-free na water kapag ikaw ay nag-order ng food sa kanila. Pre-order nga po pala ang meal dito. Kaya kailangan upon managing your booking, kailangan mag-order na po kayo ng food. So kay Jairo, chashu po. Then sa akin is chicken mushroom pasta. Then sa aking pinakamamahal na asawa is spam nori. Pero ang ending, nagpalit sila ng anak ko ng meal. O, diba? Pero sa akin pa rin yan. So, ayun, nagustuhan naman ng anak ko yung pagkain niya. Kasi para siyang pambatang pagkain, no, yung spam nori nila. Ngayon yan, tulog ng aking baby. Natok siya kasi nga, late kami natulog, maaga rin nagising. So, ganito ang situation sa aeroplano kapag ikaw ay naiihi. Nakapila rin. Then, check natin yung toilet nila. Malinis naman. Mabango din. Meron silang pang spray dito. Kapag ikaw ay nagpupo, eh, mabango pa rin. Kinakatakot ko talaga dito sa toilet is yung flush. Kasi napakaingay talaga. Para humihigupin. So, ayan. Tanaw mo na ang Philippines. More fun in the Philippines. So, 2 o'clock kami nag-flight. Pero siguro 3 na rin yon. Then, ayan. Mga 7 na yata kami dumating. Hindi ko lang sure. Pero ang gandang tignan, no? Kasi gabi, ang daming ilaw. Kaso ang sakit na ng tenga ko dyan. Kasi nga, descending yung tenga natin, yung air pocket sa tenga. Tapos ayun, umiikot-ikot na siya. O, nakikita nyo ba mga guys? Naigno ako kasi 4 na taon kaming hindi sumakay ng airplane. Kahit domestic nga, hindi ko pa natatry sumakay eh. Sabi nila mababa daw ang lipad.
So ayan, bababa na kami dito kami sa L2. Bumaba ng plane. 24 ABC. Then ramdam na namin ang init, mga mamshi. Tomodachi. So ayan, ang dami pa rin namin bitbit. Saka talaga pinacheckin namin dahil pwede naman. So ayan, as expected, malayo-layo na naman po ang lalakarin natin. Pero dito banda maganda mag-picture-picture. Pero nga pagod kami, pili ko exhausted ako. Sa 4 hours lang na yun. Siyempre, simula nung umaga. Kilos-kilos namin yun, diba? Gusto ko talaga magpa-picture si Jairo dun sa jeep. Kasi nga hindi naman siya makakasakay ng jeep sa Manila. Magkikipila tayo dito sa Philippine Passport kasi mabilis daw. Sabi? Ayan. Yes, sabi ko pa dito. So, dito na pipunin ang ating mga bagahe. Meron nga palang sumundo sa amin. Si Abby po at si Precious. Hihintay na daw sila sa labas. Ngayon nga, after long wait, nakuha na ni Crispel yung mga bagahe namin. Nilalagay na sa cart. Ayun nga, dalawa ang push cart namin dyan. So, ayan na. Sa Robbinsdale na po kami. Nagbabanding na yung magkapatid dyan. Habang waiting kami, meron kaming hinihintay. So, yun po ay Jollibee. Jollibee. Bida ang saya. May bida talaga ang saya. After 4 years, ngayon ko lang makakatikim yan. Siyempre, kailangan sa akin palabok may manok. Si Jairo din, chicken din ang in-order. Ewan ko kung spaghetti yun sa kanya. Pero ako may additional ng jolly hotdog eh. Ang sarap talaga niyan. Pili ko habang nandito ako sa Pilipinas, mga ka, 4 na beses akong kain dito. Then, it's time for sleep. Dahil mahaba-haba din ang araw. Thank you for watching, mga Tomodachi. Abangan po ang mga susunod na videos namin. Thank you!